Paddlers mula Maynila at Batangas, nakilahok sa Dragon Boat Race Festival sa Talisay, Batangas. Dragon Boat Race isinagawa upang isulong ang turismo sa Talisay. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Paddles up para sa daan-daang kalahok ng Dragon Boat Race Festival sa Talisay, Batangas noong weekend. Sa lawa ng Taal, nagtagpo ang mga boat paddler mula sa Metro Manila at Batangas. Tamang koordinasyon, endurance at determinasyon ang kailangan sa sabayang pagsagwan. Ganadong sumagwa ng 12 koponan, hindi nagpadaig ang ilang paddler sa women's category. These are club teams from all walks of life. So we have lawyers, doctors, we have students also. Meron din tayo ilang retired militaries. Ibang experience daw ito para sa mga kalahok dahil hindi raw madaling sumagwan sa tubig tabang sa layong 200 meters. Bawat miyembro, bigay todo sa pagsagwan. Sulit daw ang pago dahil sa makapigil hiningang view ng Taal Volcano. Sobrang hangin. Yon, sobrang hangin, but at least the waters are calm. Tapos, and we're very confident naman na the government and the organizers made it safe for everybody. Everything is challenge eh. Yung pressure, sama-sama na rin. Yung artificial wave, yung bigat ng tubig. Plus, nandiyan pa yung mga malalakas na katunggali nyo. Ayon sa LGU, simbolo ng bawat sagwan ang panawagan sa mga turista at residente na mapanatili ang kalinisan ng lawa ng Taal. Posible raw kasi na hindi maabutan ng mga susunod na henerasyon ang ganda nito kung mapapabayaan. Bahagi rin ang Dragon Boat Race Festival ng kampanya na muling maibangon ang tourism industry ng bayan ng Talisay. Pinadapa ng pagputok ng bulkan at pandemya ang turismo sa bayan. Dadating tayo sa punto na ang freshwater, ang pag-aaway-awayan dito sa mundo. Palibas ay marami dito, ay parang ang pakiramdam ng tao ay hindi masyadong mahalaga. Pero ang katotohanan, doon lang sa Metro Manila, hirap na nga tayo sa freshwater eh. Ma-promote naman natin ang Batangas na hindi lamang sa ibang lugar na meron din tayo dito sa Batangas area noon. Plano ngayon ng lokal na pamahalaan na sundan pa ang ganitong klase ng aktibidad. Nais rin nilang ipakilala sa labas ng bansa na pwedeng pagdausan ng international competition ang Taal Lake. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.